masaya kami na we're hearing from them. They are expressing their thoughts. Yung tulong nila na gusto nilang mapaiabot doon sa about the case, about the justice we seek format. Tatlo pang persons of interest sa pagkamatay sa hazing ni John Matthew Salilig, inaasahang susuko na rin. We're still hoping na sana ito lang yung langis na ginagamit ng barko. Pero hindi tayo nagpapakampante, sinusuri na po ito ng mga eksperto. Namata ang oil spill sa Oriental Mindoro, may halong industrial fuel. Ayon sa Philippine Coast Guard, mga lugar malapit sa Tumagas na langis, pinag-iingat. We'll play it by ear, pero siguro po at least yung Monday muna ang i-confirm namin by tomorrow kung isususpend natin. Implementasyon ng number coding scheme sususpindihin ng MMDA kapag natuloy ang transport strike sa susunod na linggo. Mga lokal na pamahalaan naghahanda na ng libreng sakay para sa mga maaapektuhang pasahero. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagkasundo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa defense at security. Ang kasunduan ng dalawang bansa ay nabuo sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Our defense and security ties are also strong and growing. We share common borders and to an extent quite porous. Therefore, the collaboration need to be further enhanced. Sa joint statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, binigyan diin ng dalawang lider ang patuloy na pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa pagdating sa seguridad, kabilang ang South China Sea sa tinalakay ng dalawang lider sa bilateral meeting sa Malacanang kagabi. Ayon kay Prime Minister Ibrahim, dapat maresolba ang usapin sa resource-rich region sa multilateral level. We did discuss the South China Sea issue and I shared President Marcos Jr.'s concern that due to the complexity and sensitivity of the issue, we should try and engage and take the position at the multilateral level between ASEAN so that we have a comprehensive approach and achieve an amicable resolution to this outstanding problem. Ang Malaysia ay kabilang sa mga bansang may claim sa South China Sea. Kinikilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, lalo na sa mga kalapit na bansa tulad ng sa Malaysia. As immediate neighbors, the Philippines and Malaysia recognize the importance of maintaining peace and security in our region. As such, we agreed to continue our cooperation on political and security matters. Sa kasalukuyan ay nasa negosasyon pa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ng China ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Noong Nobyembre sa 25th ASEAN-China Summit ay pinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pag-asa na agad na maaprubahan ang Code of Conduct sa nalalapit na panahon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtungo sa bantayog ni Jose Rizal sa Maynila kanina umaga si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Kasama si Manila Mayor Honey Lacuna Panganan, nag-alay din ito ng Bulaklak. Pagkatapos ay dumiretso na sa University of the Philippines kung saan siya nagbigay ng public lecture. Ginawaran din siya ng Honorary Doctor of Law degree ng UP. Sa kanyang talumpati, umaasa itong mananatiling nagkakaisa at matatagang ASEAN upang tugunan ang mahahalagang isyong kinakaharap sa rehiyon. Subalit, binigyan din itong hindi opsyon ang pananatiling tahimik sa harap ng hindi makatarungang pamumuno. Nang maupo sa pwesto si Anwar noong November 2022, isinulong nito ang matatag na paninindigan sa pagharap sa Myanmar military regime. Mas magastos ang Constitutional Convention o CONCON bilang paraan ng pag-amyenda ng saligang batas
batay sa pagtataya ng National Economic and Development Authority o NEDA, pero giit ng ilang sektor maging ang ilang kaalyado ni Senator Robin Padilla na nagsusulong ng Constituent Assembly o CONAS, mas mabibigyan ang pagkakataon ng mga Pilipino na makibahagi kung kon-kon ang magiging paraan ng pag-amenda sa konstitusyon. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Kahit na ako'y pigain ninyo, ang kakatas po sa akin talaga, kon-kon. Yan po talaga ang gusto ko. Kaya lang, ipinipilit ko po na makumbinsi ang ating mga kababayan at ibang mambabatas na CONAS. Sinimulan na ngayong araw ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang unang public hearing para sa charter change sa Royal Mandaya Hotel sa Davao City. Para kay Senator Robin Hood Padilla, bukas siya sa Constitutional Convention o CONCON, pero mas pabor pa rin siya sa Constituent Assembly o CONAS sa ngayon dahil mas mapapabilis umano nito ang proseso. Mas tatagal daw kasi sa CONCON dahil pwede nang buksan ang iba pang provision patungkol sa politika. Giit ng mambabatas, mas magastos din daw ang CONCON. Batay sa pagtataya ng National Economic and Development Authority, aabot sa 28 million pesos ang gasto sa CONCON kung hiwalay ang magiging botohan nito. Pero kung isasabay sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections of BSKE, aabot lang sa 331 billion pesos ang gagastosin dito. Kung sa CONAS naman, 13.8 billion pesos ang kakailanganin para sa hiwalay na botohan, habang 30 million pesos lamang kung isasabay sa BSKE. Pero ayon kay Attorney Yula Pertubos Arias ng Jose Maria College of Law, bagaman totoong mas mapapabilis ang proseso sa Chacha sa ilalim ng CONAS, mas akma ang CONCON dahil bibigyan nito ng pagkakataon ang mga Pilipino na makiisa sa pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagboto sa mga uupong delegado na magre-revisa sa saligang batas. Let's face it, no? The people has a certain level of distrust in the politicians. Kahit ngayon nga, masyado nang maugong, no, na why would the Congress be the one to propose amendments. That's why, if we have people's participation, no, we can have a certain level of integrity. Dagdag ni Arias, maaring tingnan kung pwedeng limitahan na lang ang re-revisahin ng CONCON delegates. Sa naging unang public hearing ng komite ni Senator Padilla sa Davao, karamihan sa mga kinatawan ng iba't ibang sektor ang mas pabor sa CONCON kaysa CONAS. Mismo ang isang kaalyado ni Senator Padilla sa PDP Laban na nawagan sa senador na ikonsidera ang CONCON. Repeatedly, Congress failed to listen to the voice of the people, which has in effect repeatedly resulted to our failure to amend or revise the 1987 Constitution. It has been the consensus that a high percentage of our people distrust Constitutional Assembly because it is highly related to partisan politics and the advancement of self-interest among politicians and their patrons. So, Mr. Senator, I am pleading for your honor to reconsider. Sa usapin po kung CONCON ba o CONAS, mga mahal kong kababayan, hindi natin kailangan pagtalunan yan ngayon. Ang mainam na dapat natin ginagawa, makumbinsi natin ang taong bayan na sila ay pumayag na magkaroon ng amenda at revision sa konstitusyon. Inaasahang magsasagawa pa ng dalawang public hearing ang komite ni Senator Padilla sa Luzon at sa Visayas. Harlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggihan ng isang California panel ang parol para sa assassin o pumaslang kay Robert F. Kennedy na sisirhan-siran isang 78-year-old Palestinian refugee. Ito ay dahil hindi pa rin ito karapat-dapat na palabasin ng kulungan ayon sa parole board members. Dagdag pa dito, kulang sa insight kung ano ang dahilan ni Sirhan ng barilin ng US presidential candidate noong 1968 ayon sa abogado nito. Taliwas ito sa inilabas na desisyon ng ibang parole board, dalawang taon na ang nakalilipas nang matukoy ng mga miyembro itong maaari nang ilabas ng kulungan si Sirhan. Subalit, tinanggihan ang desisyon ni Governor Gavin Newsom noong 2022, kaya nasa loob pa rin ito ng state prison.
Nanawagan ang China at Belarus ng mapayapang pagresolba sa Ukraine War. Malapit na kaalyado ng Russia ang dalawang bansa. Ito ang balita ni Early Briones. Nagpahayag ang mga leader ng China at Belarus ng matinding interes sa mapayapang pagresolba sa nagpapatuloy na giyera sa Ukraine. Ginawa ng mga ito ang pahayag sa pagbisita sa Beijing ni Belarus leader Alexander Lukashenko. Kilalang malapit na kaalyado ni Russian President Vladimir Putin si Lukashenko at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Belarus leader, suportado ng kanyang bansa ang plano ng Beijing para matapos na ang giyera sa Ukraine. Ito ay bagaman nagbibigay ng ayuda si Lukashenko kay Putin sa Ukraine war. Noong nakalipas na linggo nang i-anunsyo ng China ang plano para sa peace talks at nananawagan ng paggalang sa national sovereignty. Subalit batay sa mga observers, senyales ng pagbiyahe ng Belarus leader sa Beijing upang mas mapalapit pa ang ugnayan ng China sa Belarus at Russia. Ginawa ni Lukashenko ang pagbisita sa Beijing ilang araw matapos na ipadala ng China ang top diplomat nitong si Wang Yi sa Russia upang makipagpulong kay Putin. Kasabay din ang pagbisita nito sa pagbiyahe naman ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Central Asian Nations upang talakayin ang Ukraine War. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang magkakasunod na insidente ng umano'y nakawan sa Ninoy Aquino International Airport na kinasasangkutan ng mga tauhan ng Office of the Transportation Security, nagtalaga na ang OTS sa mga tauhan na magbabantay sa kanilang mga screening officer na nakadeploy sa NAIA. Samantala, simula ngayong araw ay mahigpit na rin pinagbabawalan na magsuot ng jacket ang mga tauhan ng OTS na naka-duty sa mga airport. Ito ang balita ni Janice Enhente. Nagtalaga tayo ng mga bagong supervisors, ano, bagong terminal chief. At saka nagtalaga din tayo ng mga inspectors. Upang maiwasan na maulit pa ang umano'y mga kaso ng nakawan sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport na kinasasangkutan ng mga screening officer ng Office of the Transportation Security, nag-deploy na ang OTS ng mga magbabantay sa screening areas sa apat na terminal ng NAIA kung saan naka-assign ang kanilang mga tauhan. Layo nito na matiyak na hindi na mauulit pa ang mga kaso ng nakawan kung saan karaniwang nabibiktima ang mga dayuhang pasahero. Ayon kay OTS Administrator Mau Aplasca, nagtalaga na sila ng mga bagong supervisor sa NAIA, gayon din ng mga terminal chief at inspectors. Ang trabaho lang nila ay mag-iikot sila, mag-i-inspect sila sa ating mga checkpoints. Tinitingnan lang mabuti kung tama yung ginagawa ng ating mga screening officers. Bukod sa pagtatalaga ng security na magbabantay sa mga tauhan ng OTS, ayon kay Aplasca, nire-review na rin nila ang kanilang recruitment programs upang masiguro na sumasailalim sa masusing screening ang hinahire nilang mga empleyado. Nire-review din namin yung aming recruitment, yung recruitment program, mga recruitment procedure po. Nire-review din po natin kung talagang na-screen ba itong ating mga in-hire na screening officers. Samantala, simula ngayong araw, mahigpit nang ipinagbabawal ng OTS sa lahat ng kanilang screening officers sa mga airport ang pagsusuot ng jacket. Ito'y upang matiyak na hindi na mauulit pa ang pagnanakaw sa mga paliparan kung saan kadalasang itinatago umano ang mga kinukuhang gamit sa mga pasahero sa suot na jacket ng mga screening officer. Effective today, I have directed na bawal na muna magsuot ng jacket yung ating mga screening officers sa buong Pilipinas po, sa lahat ng airports. Dahil po ito sa nakita natin doon sa February 22 incident, parang inilagay doon sa jacket ng isang kasamahan yung siguro yung pera o kung ano yung kinuha nila sa pasahero. Nag-request na rin ang OTS sa Manila International Airport Authority o MIAA na maglagay ng CCTV camera sa mga blind spots sa paligid ng NAIA terminals. Ayon sa MIAA, naglagay na sila ng karagdagang CCTV camera sa ibabaw ng screening machines at sa transit area ng Terminal 2. Inalis na rin ito ang film na nakabalot sa glass panels ng mga screening machines para sa transparency. Muli ring iniutos ng MIAA ang striktong pagpapatupad sa MIAA's service standard policy sa mga empleyado ng gobyerno at non-government agencies na naka-assign sa NAIA complex.
Ilan dito ang mahigpit na pagbabawal sa mga empleyado na makipag-interact ng direkta sa mga pasahero, gayon din ang pagdadala ng mga bag sa area of assignment nito. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-dismiss na sa trabaho ang 2 sa 3 screening officer na nadawit sa pagnanakaw ng pera sa isang Thai national sa Ninoy Aquino International Airport noong February 22. Habang pinag-aaralan pa ng OTS ang kasong ipapataw sa isa pang tauhan nito na sangkot rin sa insidente. Abswelto naman at maaari nang makabalik sa trabaho ang 2 screening officer na nakasama sa 5 pinaiimbestigahan noong February 22. Ayon kay OTS Administrator Mau Aplaska, napatunayang hindi kasali ang 2 empleyado sa pagnanakaw sa dayuhan. Samantala, naharap naman ngayon sa kasong theft ang isa pang screening officer ng OTS na naaresto kahapon matapos na mapatunayang nagnakaw ng relo sa isang Chinese national na pasahero sa Terminal 1. Yes, we have the evidence kasi nandun naman yung video. Yesterday, nag-report naman sa akin ng PNP na na-file na nila yung kaso. Isa pang sospek na kasamang nag-bound umano sa katawan ni John Matthew Salilig ang sumuko. Ayon sa Cavite Provincial Police Office, sumuko kay Cavite Governor John Vic Remulla ang 23-anyos na si Daniel Perry. Itinan over si Perry ng gobernador kay Cavite Provincial Police Director, Police Colonel Christopher Olazo, at sa kadinila sa 13 Martires City para sa proper documentation. Sinasabing takot sa kanyang seguridad at dala na rin ng konsensya, kaya ito sumuko. Sa kaugnay na balita, nasampahan na ng reklamo sa Department of Justice ang ilan sa mga sospek sa pagkamatay sa hazing incident ng engineering student ng Adamson University na si John Matthew Salilig. Isang kasamahang neophyte ng biktima ang nagtungo sa pulisya at isinalaysay ang pananakit na ginawa umano sa kanila ng Tau Gamma Phi Fraternity sa ginawang initiation rites noong February 18. Samantala, 3 persons of interest ang inaasahang susuko na rin sa pulisya. Mula sa Binyan, Laguna, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan inaasahang susuko yung 3 at ano ang naging partisipasyon din nila sa insidente ng hazing na ikinamatay ni John Matthew? Magandang hapon, June. Pagkatapos magsampa ng kaso na sa Department of Justice, mayroon pa ngayon tinahinahantay na 3 na persons of interest ang Philippine National Police na nagpahiwatig ng pagsuko. Ano mong oras ay maaaring mayroon ang dumating dito o kaya bukas ang umaga ay sabi naman ang abogado ng isa sa mga na susuko na persons of interest. Dumating sa tanggapan ng PNP Binyan, Laguna, Miyerkules ng gabi, si Roy De La Cruz, estudyante ng Adamson University, isang neophyte na Tau Gamma Phi Fraternity, at kasama ng namatay na si John Matthew Salilig na sumailalim sa initiation rites ng Tau Gamma sa Barangay Kasile, Binyan, Laguna, noong February 18. Dito isinalaysay ni Roy kung ano ang paghihirap nila sa initiation rites. Ang inaakalang 12 hanggang 24 na palo, umabot ng mahigit 70. Bukod sa paddling, nakaranas din ito ng panghampas ng sintiron at pagpaso ng kandila. Siguro mga nasa 20. Parang ayaw ko na. Naiisip ko lang, hindi kasi nasabi. Pero bakit mo naisip ka, sir? Siyempre, sobrang sakit po eh. Sakit po talaga. Pero since pinasa ko na po yun, nandun na po ako, naka-20 na po ako. Ipinakita rin nito ang mga pasa at sugat na natamo sa hazing. Pagkatapos nito, isa-isang tinuro ni Roy ang 6 na persons of interest na inimbitahan ng PNP na sangkot umano sa naganap na hazing. Hagad hinuli, binasahan ng Miranda rights at kinonsiderang sospek ang 6. 3 sa mga sospek, estudyante ng Adamson University, 3 naman ay miyembro ng Tau Gamma Phi Binyan Chapter. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang leader ng grupo na si Kim Patrick Benitez. Ngayon, yung dumating yung ating complainant, na which is isa doon sa
naka-receive ng initiation rites, no, as a Levite, at tinuro niya lahat ng mga suspect o ng mga involved na personalidad na pumalo sa kanila kasama ang ating victim na si John Matthew. Ay tinig-effect agad natin yung arrest. Miyerkules din ng gabi, sinimulan ng SOCO na iproseso sa forensic exam ang SUV na sinasabing ginamit nung mamatay si John Matthew. Agad nagsagawa ng case conference ang PNP kasama ang legal team nito. At kanina, sinampahan na nga ng kaso sa DOJ ang anim na suspect ng paglabag sa anti-hazing law. Kinasuhan naman ang tatay ng isa sa mga persons of interest ng obstruction of justice dahil sa pagtanggi na makipagkooperasyon sa mga pulis. Kinilala ang anim na suspect na sina Kim Patrick Benitez o Tung Cheng Teng Jr., ang leader ng grupo, Earl Anthony Romero, Sandro Victorino, Michael Lambert Ritalde, Jerome Balot at Mark Pedrosa. Sa tala ng PNP, sampu pa ang persons of interest ang at large. Subalit, nagpapasalamat naman ang kapatid ng biktima na naging mabilis ang takbo ng imbestigasyon sa kaso. Ganun din sa lahat ng mga tao na nagpapaabot ng simpatya at suporta sa laban nila para tuluyang makamit ang hustisya. Masaya kami na we're hearing from them. They are expressing their thoughts. Yung tulong nila na gusto nilang mapaiabot doon sa about the case, about the justice we seek format. Kaninang umaga ay naiuwi na ang mga labi ni John Matthew sa Zamboanga City kung saan sinalubong siya ng kanyang mga kaanak at mga kaibigan. June, kani-kanina lang ay nakausap natin si John Michael, ang kapatid ng biktima na si John Matthew. At ayon sa kanya, wala pang petsa kung kailan ang libing ng kanyang kapatid dahil maging siya man ay gusto niyang pumunta ng Zamboanga City para humabol at makita sa huling pagkakataon ang mga labi ng kanyang kapatid. Pero ano niya, tatapusin muna niya ang mga kaso dito na isinampan nila laban sa mga sospek at saka siya lilipad papuntang Zamboanga City. Kani-kanina rin ay mayroon nang dumating dito. Aalamin natin mamaya kung ito ay isa doon sa mga persons of interest na nagpahiwatig ng pagsuko. At yan muna ang latest live mula dito sa Binyan, Laguna. Balik sa iyo, June. Ryan, base doon sa salaysay noong isa pang biktima, yung kasama ni John Matthew kanina, ilan sila na kasama na sumailalim sa initiation rites noong February 18? Bali, apat sila na kasama doon sa initiation rites. Si Roy, yung tumatayo na witness, ang isa o neophyte. Yung tatlo, si John Matthew yung pumanaw at saka yung dalawa ay welcome rights lang ang sa kanila. June. Ibig sabihin, hindi ito nakaranas ng hazing yung dalawa. Yung witness lang ang hindi pa nakaranas ng hazing dahil siya lang ang neophyte doon sa apat. Pero yung tatlo, gaya ni John Matthew, galing lang siya ng Zamboanga chapter, lumipat lang siya dito at welcome rice lang siya. Ganun din yung iba. Pero ayon sa PNP, yung dalawa pa na kasama nila ay hindi pa nagpapahiwatig sa PNP hanggang ngayon kung gusto nilang magbigay ng salaysay dito sa nangyari. Ibig sabihin, hindi nagre-reklamo itong dalawa at alam ba nila, tukoy nila kung nasaan itong mga ito? Sa ngayon, June, wala pang lead ang PNP kung saan naroroon yung dalawa. Pero ayon sa PNP, matibay na ang kaso laban sa mga suspect dahil doon sa mga nagpatibay lalo. Doon sa mga nakita nilang ebidensya, itong salaysay nung suspect o nung biktima na kasama sa initiation rites noong araw ng February 18. Sinasabi sa report mo, Ryan, na may mga at large na nag-request ba yung pamilya o yung nagsampa ng kaso sa DOJ ng lookout bulletin order?
Sa ngayon, wala pang binabanggit ang kampo ng mga salilig ano nila Michael, yung pangunahing nagsampa ng kaso dito, yung kapatid ng biktima, kung nag-file na sila ng lookout bulletin. Pero nananawagan siya sa mga kasama dito sa kasong ito na sumuko na sila hanggang may pagkakataon, dahil gayon nga ay nagkaroon na ng reward para sa mga suspect. Alright, maraming salamat Ryan Lakanlale, nag-uulat ang live mula sa Binian, Laguna. Tinundina ng iba't ibang personalidad at grupo ang hazing sa mga fraternity, maging ilang mambabatas nagpahayag ng pagkadismaya kaugnay sa isa na namang biktima ng naturang krimen. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Dalawang araw nang nagsasagawa ng pagkilo sa mga estudyante ng Adamson University upang kondinahin ang pagkamatay ni John Matthew Salilig sa hazing. Kagabi, isang candle lighting ceremony ang kanilang isinigawa. Pawang nakasuot ng itim na damit ang mga kaklase niya, pati na ang buong Adamson community. Bumaba na rin sa pwesto ang founder ng Tao Gamma Phi Adamson University Chapter 1 na si Panglima Abdul Wahab. Nakakahiya umano na tawagin pa siya bilang isa sa founder ng Adamson U Chapter pagkatapos mangyari ang krimen na idinulot nito. Umaasa rin siyang makakamit ang tamang hustisya para kay Salilig. Nagpaabot rin ng simpatya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng Adamson student. Binigyan din ng Pangulo na walang pawangang karahasan sa mga organisasyon ng mga estudyante na kinikonsideraan niya ng ilang mag-aaral na pangalawang pamilya, habang ang eskwelahan naman bilang ikalawang tahanan. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, barbariko ba gumagawa ng ganitong karahasan at dapat na mabulok sa bilangguan. Hazing should not be tolerated by any society. And we have the laws in place to make sure that it should never happen on hapless young men and women, only longing for friendship and camaraderie. Kinokondina rin ito ng Department of Justice at sinabing paglabag ito sa Republic Act 11053 o ang anti-hazing law. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, pinag-utos na ni Justice Secretary Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng investigasyon para bigyang linaw ang insidente. Sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang pagkasawi ng buhay ay hindi katanggap-tanggap sa sibilisadong sosyedad at ang magkakapatid ay hindi nagpapatayan. Magbibigay-anya siya ng kalahating milyong piso sa sino mang magbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagka-aresto sa mga sangkot sa pagkamatay ni Salilig. Nanawagan naman si House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa ilang ahensya ng pamahalaan na ipa-blacklist o ilagay sa persona ng grata ang mga grupo o taong magsasagawa ng hazing sa ilalim ng One Strike Policy. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malapit na sa Forest Ranger site ang ika-apat at huling bangkay ng pasahero na bumagsak na Cessna 340A. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ano ang naging dahilan bakit natagalan ang pagbaba nitong isa pang labi na pasahero ng Cessna 340A? Monica, hindi naging madali para sa mga responder ang pagbaba sa huling bangkay na sakay ng bumagsak na Cessna 340A mula sa dalisdis ng Mayon. Bukod sa malaki ang pangangatawan, mabigat umano ang timbang nito para buhatin. Ang labi ay sa Australian citizen na si Carty Santana, ang isa sa mga foreign employees ng Energy Development Corporation o EDC. Unang naibaba ang bangkay ni Joel Martin, isa sa mga Pinoy na sakay ng eroplano bandang alas 7 kagabi. Sumunod ang Australian citizen na si Simon Chipperfield, dakong alauna kaninang madaling araw. Maya-maya, bit-bit na rin ang Philippine Army ang ikatlo sa mga biktima ng plane crash. Ang piloto ng 340A aircraft na si Captain James Crisostomo Jr. Halata ang pagod ng mga responder sa hirap ng kanilang naranasan sa halos 13 na araw na operasyon sa tuktok ng bulkan.
Sino po yung ano, yung tao na yun, sir? Hindi niyo po malintay. Gayunman, itinuturing pa rin ni Kamalig Mayor Carlos Baldo na matagumpay na operasyon. Sa akin, successful to. Kasi nakuha natin yung body. May mga bumagsak na eroplano, talagang hindi pa nakukuha. Pero kami in 12 days na kuha natin. Kaya pasalamat ako dito sa team. Sana makakuha din nyo yung ibang kasama natin. Makilala, hindi lang ako. Kasi hindi ako lang ang effort dito. Yung mga ka-team natin. Ayon kay Mayor Baldo, isa sa ilalim muna sa autopsy ang dalawang foreigner na kabilang sa plane crash. Base na rin ito sa hiling umano ng Australian government at pagkatapos ng forensic assessment, saka ito turn over sa PNP bago ibigay sa kani-kanilang pamilya. Yung Soko na at saka yung family at saka yung counterpart ng Soko sa Australia, sila na magko-coordinate kung ano talaga ang gagawin doon sa body. Monica, sa loob ng 13 araw na operasyon mula sa nang mangyari ang insidente, itinuring ang mission ito na mission accomplished ng incident management team ang nangyari dito sa Albay. Laking pasasalamat ni Mayor Baldo sa lahat ng grupong naglaan ng kanilang dedikasyon para sa naturang operasyon. At Monica, nandito pa rin tayo ngayon sa Anuling, Kamalig, Albay at hinihintay na nga natin, kasama na rin natin, Monica, dito ang ilang IMT team, gayon din ang local government unit, ang PNP at DFP at ilang miyembro ng media para sa pagbaba nitong huling labi na pagmamayari ni Cartney Santana. Monica. Alang linawin lang natin, so ngayon ay inaabangan nyo pa ang pagdating nitong huling labi na Cessna 3408, tama ba? Yes, Monica, at sabi na rin sa impormasyon na ibinigay ni IMT Commander Mayor Baldo, ilang minuto na lang ay darating na ito dito sa may safe ground sa Anuling, Kamalig, Albay, Monica. Mm-hmm. At kapag nakumpleto na itong apat na bangkay, Alan, saan sila dadalhin? Monica, agad-agad itong dadalhin sa funeral homes dito sa may Legazpi City, kung saan pupuntahan naman ito ng Soko. Dito pag-aaralan at gagawin yung forensic assessment. Pagkatapos nito ay agad na ito turn over sa PNP para naman magsagawa ng investigasyon. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Kamalig, Albay. Kinumpirma ngayon ng Philippine Coast Guard na may halong industrial fuel oil ang langis na tumagas sa katubigan ng Naujan, Oriental Mindoro. Kasunod ito na nangyaring paglubog ng MT Princess Empress na may kargang nasa 800,000 litro ng industrial fuel oil matapos na magkaproblema ang makina ng barko. Kaugnay nito, pinag-iingat ng Coast Guard ang mga lokal na pamahalaan na malapit sa lugar na pinangyarihan ng oil spill. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa huling report na natanggap namin, no, merong mga indication na meron ng maitim na langis at makapal na maaring palatandaan na meron ng bagas yung barko. Ikinababahala ngayon ng Philippine Coast Guard ang humalong industrial fuel oil na natagpuan sa may katubigang bahagi ng Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon sa PCG, kumpirmado na may halong industrial fuel ang water sample na nakuha sa Nauhan kung saan lumubog ang MT Princess Empress na may kargang nasa 800,000 litro ng industrial fuel. Ayon kay PCG spokesperson Real Admiral Arman Balilo, may natagpuan na silang mga bote na naglalaman ng may team, malapot at masangsang na langis na humalo sa tubig sa lugar kung saan lumubog ang oil tanker. Pero we're still hoping na sana ito lang yung langis na ginagamit ng barko. Pero hindi tayo nagpapakampante. Sinusuri na po ito ng mga eksperto ng Marine Environmental Protection Command kasama ng DNR. Ngayon, kung sakaling malaman na natin, ma-pinpoint na po ang baong may bubbles, kailangan na nating maglatag ng oil spill at kailangan nating mag-prepare ng mga pang-recover para handa tayo. Kaugnay nito, inihahanda na ng PCG ang lahat ng kanilang mga asset upang makontrol ang oil spill. Lahat ng available personnel ng MEPCOM with expertise
pagkatapos lahat ng assets na pwede namin dalhin ay kailangan nandun na para kung sakaling may palatandaan na, na may pagas ng langis na manggagaling dun mismo sa barko at pagkatapos ito industrial fuel oil, nakaready tayong maglagay ng oil spill bomb, nakalagay, ready tayong maglagay ng mga dispersants, at ready tayong mag-recover para hindi na pumunta dun sa shoreline. Kasama sa plano ng PCG na ma-retrieve sana ang lumubog na barko upang mapigilan ang lalo pang pagtaas ng karga nitong langis. Subalit ang problema, masyadong malalim ang lugar kung saan ito lumubog. At magiging pahirapan na maiangat ang oil tanker dahil sa matinding pressure sa ilalim ng dagat. Dahil sa pressure sa ilalim ng tubig, ayon sa PCG, maapektuhan ang integrity ng barko kung saan pwede itong masira at lalo pang lumawak ang oil spill. Samantala, kinumpirma ng PCG na umabot na rin ang oil spill sa may katubigang sakop ng Barangay Aplaya, Bungabon, Oriental, Mindoro ngayong araw. Ayon sa PCG, humigit kumulang na nasa 35 nautical miles ang layo nito mula sa lugar kung saan lumubog ang MT Princess Empress. Kaugnay nito, pinag-iingat ng mga otoridad ang mga lokal na pamahalaan na naninirahan sa mga lugar na apektado ng oil spill dahil sa pinangangambahang masamang epekto nito sa kalusugan at marine biodiversity. Continuous yung dialogue natin sa LGU at talaga pong sa panahong ito, ayaw nga nating maging alarmist, pero mas mabuti na po yung hindi nagpapakampante. At kailangan mag-prepare, lalong-lalo na po ng mga local government units sa any eventualities dito sa incident na ito. Sa ngayon, bumuo na ng task force ang Department of Environment and Natural Resources upang matiyak ang kaligtasan ng marine protective areas na maaaring maapektuhan ng oil spills sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtakda ang video sharing app na TikTok ng bagong well-being features, partikular na ang daily screen time. Bunsod ito ng tumitinding security concerns at negatibong epekto na maaaring idulot sa mga kabataan at minor de edad na users ng sikat na mobile app. Ito ang balita ni Kat Dumaraos. Inanunsyo ng TikTok ang bago nitong well-being features para sa mga kabataan, pamilya at mas malawak pang komunidad ng users nito. Ayon sa blog ni TikTok Head of Trust and Safety Cormac Keenan, lalagyan ng default na otomatikong nakaset sa 60-minute daily screen time limit ang account ng TikTok user na mababa sa 18 ang edad sa mga susunod na linggo. Kumonsulta sa kasalukuyang academic research at experts sa Digital Wellness Lab at Boston Children's Hospital ang Chinese-owned video sharing app kaugnay ng itinakdang daily screen usage limit. Ito aniya ay dahil na rin sa wala naman umanong collective endorsement position sa tamang tagal ng screen time o maging sa mas malawak na epekto nito. Sa bagong feature, sakaling maabot na ang 60-minute limit, ipaprompt na ang teen user na mag-enter ng passcode upang maipagpatuloy nito ang panonood kung saan kakailanganin nito ang isang aktibong desisyon na pahabain pa ang oras. Sa mga user naman ang mababa sa edad na 13, 60 minutes rin ang kanilang screen time limit, subalit ang kanilang magulang o guardian ang kailangan mag-enter ng passcode upang magkaroon sila ng karagdagang 30 minutes watch time. Bukod pa rito, 3 family pairing ang idadagdag ng TikTok. Ang mga ito ay ang custom daily screen time limits, screen time dashboard at mute notifications. Samantala, nagbigay ng 30 days na palugit ang Estados Unidos sa mga ahensya ng gobyerno ng bansa upang i-delete ang TikTok sa federal devices at systems punsod ng privacy at security concerns. Bawal na rin ang TikTok sa government-issued devices sa Canada, gayon din sa staff devices ng European Parliament, European Council at European Union na magiging epektibo naman sa darating na March 20. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng FBI agents ang isang lalaki dahil sa umano'y pagdadala ng isang explosive device sa isang Pennsylvania airport araw ng Lunes, February 27. Inaakusahan si Mark Muffley, 40 taong gulang, ng paglalagay ng pampasabog sa kanyang bag na pabiyahe patungo sa Orlando, Florida.
3 inches ang laki ng device na may fuses at explosive powder. Tumakas ito sa paliparan matapos natawagin sa loudspeaker subalit naaresto ng mga otoridad sa kanyang bahay kinagabihan. Ayon sa Transportation Security Administration o TSA officials, namataan nila ang device sa pamamagitan ng isang routine screening. Natagpuan ng mga tauhan ng Sarangani Police Provincial Office ang iba't ibang kalibre ng baril sa Maitum, Sarangani Province. Sa report na natanggap ng Police Regional Office 12, nasa 15 armas ang natagpuan sa nasabing lugar. Kinabibilangan ito ng 9mm Uzi submachine gun, revolver pistols, 357 na 38 revolver pistols at mayroon ding 45 na peraso ng bala ng iba't ibang kalibre ng baril. Inaalam pa ng mga PNP kung sino ang nagmamay-ari ng naturang mga armas na pawang may markang JMG. Hindi pa makauupo bilang isa sa kinatawan ng ACT CIS Party List si dating Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ito ay matapos suspindihin ng COMELEC ang kanyang proklamasyon dahil sa kinakaharap na disqualification case. Tiniyak naman ng COMELEC na mabibigyan ng due process ang dating kalihim. Ito ang balita ni Dante Amento. Ninarapat ng NBank na pakinggan kung ano yung sinasabi nung mismong disqualification. Hindi itinuloy ng Commission on Elections ang proklamasyon ni dating Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo bilang kinatawan ng ACT CIS Party List kapalit ni Jeffrey Soriano na nagbitiw noong February 6, 2023. Ito ay matapos maghain ng disqualification case ang abogado na si Attorney Moises Tolentino Jr. laban kay Tulfo. Isa sa dahilan nito ay ang questionable umanong citizenship ni Tulfo. May issue daw na U.S. citizenship o foreign citizenship. Number two, ang parang sinasabi ay dahil daw sa may conviction ng moral turpitude. At pangatlo yung sabi, dapat daw deem resign bilang nominee dahil tinanggap ang pagiging secretary ng DSWD. Ayon kay Chairman Garcia, nais muna nilang bigyan ng panahon ang petitioner at si Tulfo na marinig ang kanilang panig. Dadaan sa normal na proseso ng paghawak ng disqualification case ang reklamo laban kay Tulfo. Sa Lunes, inaasahan na iraraffle kung sa aling dibisyon ng COMELEC mapupunta ang kaso at kung sino ang ponente o susulat ng desisyon. Ito ay mga serious na allegasyon na dapat mapakinggan ng COMELEC at para naman mabigyan ng due process yung respondent sa mga serious na allegasyon na ito, marapat na yung proseso ng disqualification ay magsimula na and therefore kinakailangan pasagutin natin yung mismong respondent at the same time magkaroon ng pagdinig ang COMELEC. Inabisuhan na rin ng COMELEC ang House of Representatives hinggil sa suspensyon ng proklamasyon ni Tulfo. Samantala, sinisikap ng UNTV News na hingan ang kanyang panig ang dating kalihim subalit wala pa itong sagot sa amin. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasampahan na ng kaso ng Philippine National Police ang mga sospek sa pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Agyong Jr. noong February 17. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, 4 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at 22 counts of attempted murder ang isinampa laban sa mga ito. Maliban po kay Gandawali ay kasama na rin po dyan yung mga na-identify po ng mga suspect, mga more or less mga pito pa po maliban po kay Gandawali po. Samantala, sinabi din ni Colonel Fajardo na nakalabas na ng ospital ang gobernador. Binigyan din anya ito ng PNP ng bagong police escorts. Patuloy na paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang medical helicopter matapos itong lumipad mula sa isa sa mga isla sa Palawan. Sa kanilang operasyon, natagpuan ng Philippine Coast Guard ang isang gas tank na posibleng mula sa nawawalang chopper sa isang malapit na baybayin. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Negative sightings pa rin po tayo dun sa mga
on board nung nawawalang helicopter Yellow Bee. Bigo pa rin makita ng mga otoridad ang medical evacuation helicopter na nawawala sa Palawan simula pa kahapon. Sa inisyal na ulat, lumipad ang tinaguriang Yellow Bee mula sa Mangsi Island sa Balabac patungong Southern Palawan Provincial Hospital. Lula ng chopper ang 5 tao kabilang ang piloto, isang nurse, isang pasyente kasama ang asawa at anak nito. Subalit hindi na makontak hanggang sa ngayon ang Alouette helicopter na may registry number N45VX at ino-operate ng Philippine Adventist Medical Aviation Services. Simula kahapon po nung na-receive namin yung information, activated na po ating search and rescue team kabilang po ang Coast Guard Station Southwestern Palawan. Sakay po sila ng rescue boat 165 at hanggang ngayon po patuloy po ang search and rescue operations. Sa patuloy na paghahanap ng Coast Guard, isang hinihinalang debris o bahagi ng nawawalang chopper ang natagpuan ng barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Balabrigo sa karagatan ng Lumbukan Island na sakop ng Balabac. May nakita siyang parang gas tank. Meron siyang markings na nakalagay na R404A and pentafluoroethane. Pero i-confirm pa namin kay PAMAS or KAAP kung ito bang gas tank na ito ay galing doon sa nawawalang Yellow Bee. Nagtayo na ng Command Center ang Palawan Disaster Risk Reduction and Management Office sa Brooks Point. Bukod sa mga kawani ng Coast Guard, inalerto na rin ang PCG ang mga mangingisda at coastal barangay upang makatuwang sa paghahanap sa chopper. Nagtalaga na rin ang air asset ang Philippine Air Force para mag-assist sa isinasagawang search and rescue operation. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na natagpuan rin nila ngayong tanghali ang isang una na hinihinalang mula mismo sa nawawalang medical evacuation helicopter. Natagpuan ito sa vicinity water area ng Balabac, malapit lamang sa lugar kung saan unang nakita ang isang gas tank na posibleng bahagi rin ng Yellow Bee. Ayon sa PCG, kinukumpirma pa rin nila kung ang parehong mga gamit ay mula nga sa nawawalang medevac chopper. Sa ngayon ay nananatiling hamon sa PCG ang maalong baybayin ng Balabac, Palawan. Ngunit tiniyak ng PCG na patuloy ang kanilang pagpupursigi katuwang ang isa pang ahensya ng pamahalaan para mabigyan linaw ang insidente. Inilunsad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC ang isang proyekto para mas maipaunawa sa publiko ang panganib na maaaring kaharapin sa kanilang lugar dahil sa iba't ibang mga sakuna at kalamidad. Isasali nito sa 5 dialekto na pangunahing ginagamit sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Instead na nagpo-produce tayo ng materials na tinatranslate pa natin sa English, bakit pa natin gagawin yon? Kung ang gagawin natin material, direct interview mula sa mga tao sa lingwahe nila, eh yun na po yung ipapackage natin ng materials. Pag-iibayuhin pa ng PHIVOLC ang mga impormasyong ibinibigay nito sa publiko kaugnay sa panganib na dala ng lindol, tsunami at bulkan sa bansa. Sa pamamagitan ng Project Danas, tatanungin ang mga taong nakaranas ng epekto ng mga nabanggit na sakuna. Ang mga terminong ginagamit ng mga ito ang kukunin ng PHIVOLC at gagamitin para sa pagbibigay ng impormasyon at babala. Inihalimbawa ni Dr. Mylene Villegas, ang Chief ng Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division ng PHIVOLC, ang isa sa mga nakapagkwento sa kanila sa nakaranas ng Mindoro earthquake noong 1994. This is how they would describe it. Nagising sila, nagising kami dahil umuga ng medyo malakas. Umuga lang nung una. Mga isang metro ang layo namin doon. Tapos bigla kami parang itinahip sa bilao. Tinahip kami. Yung mga Tagalog, when you say tinahip, yun yung dati. Wala na ngayon gumagawa niyan. Yung bilao na dininibis mo yung bigas. Gagamitin ang PHIVOLC sa pagdodokumento ang salitang Tagalog, Bicolano, Cebuano, Ilocano at Hiligaynon. Magandang project to kasi direct to the people and maintindihan talaga nila yung mga hazards. Naniniwala ang ahensya na kapag nabigyan ng tama at naintindihang impormasyon ang publiko, ay makakagawa ito ng aksyon at maiiwasan ang panganib na kakaharapin.
Target nilang matapos ang proyekto sa loob ng 2 taon. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ng FEVOC sa Department of Education para maaari nilang maibahagi ang mga impormasyon at mga materyales na kanilang mabubuo para maituro sa mga estudyante. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pansamantalang suspindihin ang implementasyon ng number coding scheme sakaling matuloy ang plano ng mga transport group na magtigil pasada sa darating na March 6 hanggang March 12. Kaugnay nito, naghahanda na rin ng libreng sakay ang mga alkalde ng Metro Manila para sa mga pasahero na maapektuhan ng gagawing transport strike. Ito ang balita ni JP Nunez. Magsususpend tayo if ever ng number coding scheme para yung 20% na nababawas sa mga private vehicles ay maging available. Dahil sa nakaambang transport strike, posibleng suspindihin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme sa darating na Lunes, March 6. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, bahagi ito ng kanilang contingency plan upang hindi maperwisyo ang mga pasahero sa Metro Manila dahil sa gagawing tigil pasada at upang magkaroon ng alternatibong masasakyan ang mga commuter. Batay sa datos ng MMDA, mula sa higit 400,000 na mga sasakyan sa EDSA kada araw, nasa 20% o halos katumbas ng 80,000 na mga sasakyan ang nababawas sa traffic volume kapag nagpapatupad ng number coding scheme. Gayunman, ayon kay Chairman Artes, nakadepende pa rin ang kanilang desisyon sa magiging pahayag ng mga transport group kung talagang itutuloy ng mga ito ang tigil pasada. Bagamat isang linggo ang planong tigil pasada, ayon sa MMDA, saka na lamang nila iaanunsyo kung kailangan ring suspindihin ang number coding sa iba pang mga araw. Ito'y upang maiwasan ang kalituhan sa mga motorista. We'll play it by ear, pero siguro po at least yung Monday muna. I-confirm namin by tomorrow kung sususpend namin. Depende po, kasi baka mag-declare kami ng 1 week na walang number coding tapos wala palang strike. Patay naman ang traffic natin sa karsada. Bukod sa suspensyon ng number coding, ayon pa sa MMDA, nakahanda rin ang kanilang mga bus na maghahatid sa mga pasahero sa mga lugar na kukulangin ng pampublikong transportasyon dahil sa tigil pasada. Samantala, sa muling pagpupulong ng Metro Manila Council kaninang umaga, napag-usapan rin ang gagawing paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila kaugnay sa planong transport strike. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, na siya ring chairman ng Metro Manila Council, maglalaan ng libreng sakay ang mga LGU sa Metro Manila upang hindi naman maperwisyo ang mga kababayan natin na kailangan pa rin pumasok sa trabaho, maging ang mga estudyante. Handa ho kaming magkaroon ng libreng sakay gamit ang ating mga LGU at barangay vehicles. Bukod sa gamit ng mga LGU, maaari rin silang manghiram ng iba pang mga asset sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila upang maserbisyuhan ang mga commuter. Nililimit ng bawat LGU yung kanilang resources sa kanilang city lamang, kundi they are ready to augment other cities. Sa ngayon, nagsasagawa na ng consolidation ang MMDA sa bilang ng mga sasakyan ng mga LGU na pwedeng magamit bilang augmentation para hindi maabala ang mga mananakay sa gagawing tigil pasada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-question ng mga senador ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay sa issue ng jeepney phase-out. Giit ng mga mambabatas, bakit pinagpipilitan na sumunod ang mga operator sa itinatakdang deadline gayong marami pa palang problema sa PUV Modernization Program? Ito ang balita ni Harleen Delgado, live. Harleen, ano yung mga problema ng programa na naungkat dyan sa pagdinig at ano ang tugon dito ng pamahalaan?
June, kabilang na nga sa mga napuna ng mga senador ay yung anilay mabagal na route rationalization plan na requirement doon sa ginagawang consolidation ng mga franchise na kahapon nga ay iniurong ng LTFRB ang deadline sa December 31, 2023. June, sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, na-question ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kung bakit halos nasa 10% pa lamang ang mga local government unit o LGU na naaprubahang plano para sa pinal na mga ruta mula sa 1,575 na local government units na dapat magsumite ng kanilang local public transport route plan. 735 pa lamang ang na-evaluate ng LTFRB noong 2021, pero 139 pa lang o halos 9% ang aprobado rito ng LTFRB. Kasi may PUJ driver, I wanted to find out, saan pa talaga ako kasama? Importante ba ako? Naintindihan niyo ba yung 650 pesos a day ko? Isinosurrender ko yung prangkisa ko. Mawakan kami, sir. Kaya giit ni Senator Grace Poe, hindi muna dapat ipagpilitan na magtakda ng deadline kung hindi pa pala natatapos ang mismong pagsasapinal ng mga ruta. Simula kasi nang inilunsad ang PUV Modernization Program noong 2017, naka-anim na extension na ang LTFRB sa deadline ng consolidation ng mga prangkisa. Aminado ang Department of Transportation o DOTR na may hamon sa pagsasapinal ng rationalization plan. Kabilang na riyan ang politika sa mga LGU. Dagdag pa ng LTFRB, wala ring nailaan na pondo para sa PUV Modernization Program para sa mga staff na tutulong sa mga LGU. There are LGUs po talaga that are not really not really interested po to push for a rationalized route because probably their interest that might be involved. Ayusin niyo muna yung mga problema ninyo, yung coordination with the LGU, lahat yan bago kayo magbigay ng deadline. Thank you, at least you're making an effort in extending nyo. Pampapogi lang yun eh. Hindi pa talaga kayo ready by December if you haven't even complied by more than 10%. No, ma'am. We will extend to December 31 po to polish the policies, ma'am. Pag nag-end po ng consolidation, hindi po ibig sabihin the following day, modern jeeps na po lahat ang tatakbo. Kasi ang pinaka-problema po, yung mga isang pirasong, isang single jeep operator po, nagkakarirahan po sa ruta yan. That's what we're trying to eliminate. June, Gitnia, LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis, tanging consolidation lamang ng prangkisa ang binibigyan nila ng deadline at hindi ang mismong pag-phase out sa mga tradisyonal na jeepney. Hindi po sila matatanggal kasi po for now, we're trying to help them consolidate and we will continue to assist them and we will see to it that no one is left behind, Madam Chair. That is my commitment and the commitment of my agency, Madam Chair. Maganda ng pakinggan eh, no? Madam Chair, that is what we intend to do. Nangako si Guadis na tutulungan ang mga operator na makatugon sa franchise consolidation. Sa ngayon, nasa 65,000 na prangkisa pa ang hindi pa nako-consolidate mula sa halos 160,000 na public utility vehicles sa bansa. Hirit naman ng mga transport group, hindi naman sila tutol sa modernization. Ngunit dapat munang pag-aralan ng maigi ang panukala bago magtakda ng deadline. Bago matapos ang pagdinig June, sinabi ng mga grupong Manibela at United Transport Federation of Makati na itutuloy nila ang tigil pasada sa Lunes. Ayon kay Manibela President National President Mar Valbuena, tinatayang aabot umano sa 300,000 na mga pasahero sa Metro Manila ang nakikita nilang maapektuhan ng transport strike. Nangako naman yung ilan pang transport group na hindi sila sasama at hindi mapaparalisa yung mass transportation sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang ang LTFRB naman daw ay nakahanda na dito sa gagawing tigil pasada. Muli namang tiniyak, June, ni Transportation Secretary Jaime Bautista na patuloy ang kanilang gagawing dialogo sa mga transport group para maisaayos ang PUV Modernization Program. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Harleen Delgado.
Sa iba pang balita, nasampahan na ng reklamo sa piskalya ang anim na sospek sa nangyari umanong hazing na ikinamatay ng estudyante na si John Matthew Salilig. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang nangyari doon sa inquest ng mga ito? June, natuloy nga yung inquest proceedings dito sa anim ng mga sospek kaugnay sa pagkamatay ng umano'y hazing victim na si John Matthew Salilig ngayong hapon. Formal lang nasampahan ng reklamo sa piskalya ang anim na mga sospek sa pagkamatay ng estudyante na si John Matthew Salilig. Ito ay paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018. June, dumaan din sila sa inquest proceedings, subalit ayon kay Binian Laguna Chief of Police, Lieutenant Colonel Virgilio Jupia, mas pinili ng mga ito na dumaan sa preliminary investigation. Lahat sila ay mayroong kasamang pribadong mga abogado. Nasampahan na natin yung RA 11053. Ano, at in-exercise naman ng ating mga akusado ng kanilang rights at nag-request sila ng PI ng preliminary investigation. Nakatakda ang unang preliminary investigation sa March 10, 2023 kung saan pinagsusumite ang mga ito ng counter affidavit o kontra sa laysay. Sa anim na suspect o frat men, isa sa mga ito ang nag-execute ng extrajudicial confession o sa laysay hinggil sa kanyang nalalaman sa insidente. Dalawa naman ang complainant, ang kapatid ng biktima at isang neophyte o baguhan sa fraternity group. So while waiting for their counter affidavit, under custody natin sila. Samantala, bukod sa anim, dumating din kanina ang ama ng isa sa mga person of interest. Inireklamo ito ng obstruction of justice dahil sa hindi pakikipagtulungan umano sa investigasyon. Ang sasakyan nito ang ginamit anya ng dalhin si Salilig sa initiation. Dumaan din ito sa inquest at hindi na siya humiling ng preliminary investigation. Kaya naman inaasahan na lang kung ano ang magiging desisyon ng piskalya. Ayon sa PNP, may sumuko din kanina na isa sa mga pinaniniwalaang sangkot o person of interest sa krimen bukod pa sa 10 na at large o hindi pa sumusuko. Ang sumuko dyan ay sinasabing ang designated umano na master initiator. Yes, kanina mayroong sumuko sa Cavite, sa ating provincial director ng Cavite. At ito ay sinundo na ng Binian investigation team. At ito ay dadali na doon sa ating himpilan upang mag-undergo din ang investigation. Ano? Yun, ayon pa nga sa Philippine National Police, willing naman ang mga otoridad na magbigay ng proteksyon dito sa mga complainant, dito sa krimeno. At ganyan din doon sa mga suspect ngayon kung sila ay gagawin ng state witness in the future. At kanina, Juno, sinubukan ng mga tauhan ng media na kausapin yung mga suspect pero hindi sila nagbigay ng pahayag. At batay naman sa Provincial Police Office ng Laguna nang magkaroon kanina ng inquest proceeding, may mga ilan sa mga suspect na umiiyak umano na ang kanyang paniniwala na habang ongoing o sa mga darating na araw sa pagdinig nitong kaso na ito ay mayroon sa kanila ang makipag-cooperate sa investigasyon ng mga otoridad. Yan ang ating balita mula dito sa DOJ. Balik sa June. Dante, nasa kustudiya pa rin ba ng Binian City Police yung anim na suspect na na-inquest kanina at maaari ba silang magpiyansa? June, tama June. Nasa kustudiya pa sila ng Binian Police. Batay sa kanilang pinirmahang waiver, June, 15 araw silang mananatili sa kustudiya ng Binian Police. At dahil nga wala pa silang kaso, June, no, hindi pa sila pwedeng magpiansa dahil wala pa namang formal na kasong naisampa sa korte. Sa ngayon ay nasa piskalya pa yung kanilang mga kinakaharap na reklamo. Pero oras na magdesisyon ang piskal kung sakaling makakita nga ng probable cause o matibay na batayan. Kung ito ay maiakyat sa korte, titingnan natin kung sila ay mapagbibigyan ng korte na makapagpiansa. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Ipinagbabawal ng batas ang pagsasagawa ng hazing, subalit mayroon pa rin gumawa nito.
Kaya naman ayon sa Philippine National Police, may parehong responsibilidad ang magulang at mga eskwelahan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ito ang balita ni Dea Ilagan. Dito sa pagpapatupad ng anti-hazing law, dapat dito katuwang natin yung mga school officials at katuwang din natin yung pamilya ng ating mga estudyante. Mahigpit na monitoring ang dapat na pairali ng mga school officials kaugnay sa fraternity groups. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, ito'y upang maiwasan ang paglabag ng mga fraternity sa batas gaya ng pagsasagawa ng hazing. Dapat aniya ay ipinaliliwanag ng mga guro sa mga mag-aaral lalo na sa mga fraternity groups ang anti-hazing law. Ang ating pumisahe sa lahat ng mga fraternity na nandyan sa loob ng eskwelahan, ang pagsasagawa po ng hazing ay isang labag sa batas. Ang penalty po rito ay pagkakulong habang buhay. Pinababantayan din ng PNP ng maayos sa mga magulang ang kanilang mga anak upang malaman kung ano-ano ang aktibidad ng mga ito sa labas at sa loob ng eskwelahan. Paalala ng pambansang pulisya, ang pagbabantay sa mga estudyante ay parehong responsibilidad ng magulang at ng eskwelahan. Ito'y upang hindi mapahamak at matiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Sapagkat malalaman naman natin yan na usually magpapaalam yung mga bata na may pupuntahan, mag-overnight kung saan, and only to find out na initiation rites pala yung pupuntahan. Kaya dapat po nating bantayan kung magpapaalam yung ating mga anak o kapatid na pupunta at mag-overnight kung saan, mas maiging mapasamahan ng ibang miyembro ng pamilya. Sangay naman ako doon, ma'am. Kasi pag nasa school na, yung mga teacher na ang mag-aalaga sa mga bata. Pag nasa bahay naman, sa mga magulang naman ang mag-aalaga. Okay naman yon yung sinabi nila na shared responsibility. Pero tingin ko kapag nasa labas yung bata, is responsibility pa rin sila ng institution na pinagkatiwalaan ng magulang. Ang magulang, responsibility niya yung anak niya sa loob ng bahay. Pero once na in-enroll na niya sa school or kung saan man yung anak niya, it's the institution na yung may responsibility dun sa bata. Samantala, base sa tala ng pambansang pulisya, bumaba ang insidente ng hazing sa bansa. Mula sa 30 noong 2018, nasa 25 na lamang ito noong 2019. 19 naman ang insidente noong 2020, 10 noong 2021, at 5 na lamang noong nakaraang taon o 2022. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng ilang ahensya ng gobyerno ang sitwasyon ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasama na rito kung ilang overseas Filipino workers na ang namatay, ilan ang may kinakaharap na kaso at ilan ang nasa death row. Nanawagan naman ang mga grupo ng mga OFW na pabilisin ang proseso ng pagbibigay ng benepisyo sa overseas worker. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Sometimes it takes more than six months po para maklaim. So yung mga natutulungan natin, ganun po katagal bago maklaim yung mga benefits nila, yung mga death benefits. Even sa OWA po, it takes 2 to 3 months para maklaim po yung death benefits ng worker. Masyado anyang matagal ang proseso ng pagbibigay ng benepisyo para sa mga overseas Filipino workers ayon sa OFW group na bansa. Sa kaso ng mga namatay na OFW, inaabot pa ng buwan bago makuha ng mga kamag-anak ang death benefits na ipinamimigay ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration. So sana maging parehas ang ating agency, hindi yung sensationalize na monitor na TV. So ando ka agad yung benepisyo. So dapat parehas lang po sa mga OFW na walang connection na mabilis ang pagre-release ng mga benepisyo that benefits. Base sa ulat ng DFA sa taong 2022, umabot na sa 251 ang mga OFW na namatay, kung saan ang pangunahing sanhi ay ang COVID-19, aksidente sa sasakyan at iba pang mga sakit. 83 naman ang mga kababayan nating nasa death row, kung saan 30 sa mga ito ay nasa Malaysia dahil sa kasong murder.
Umabot naman sa mahigit 1,000 OFW ang nakakulong sa iba't ibang bansa dahil sa mga kasong kriminal. Ayon sa OWA, may Death and Burial Benefit at Legal Assistance Fund na nakahanda para sa mga kababayan nating OFW. Mayroon ding repatriation at iba pang tulong pang medikal sa mga nagkakasakit. Aminado naman ang DFA na mayroon pang death benefit o end of service benefit na hindi pa na ipamimigay. Yung mga cases, all the 8% of the cases na mga hindi pa nababayaran, we're trying to work out for as long as ma-work out po yung civil, let's say kung may kaso man within the family kung sino i-appoint silang magkukuha ng mga funds na ito. Samantala, nanawagan naman ang mga mambabatas na dapat paigtingin pa ang monitoring at magkaroon ng unified data ang DFA, OWA at Department of Migrant Workers upang makita ang kabuuang kalagayan ng mga OFW. Makakatulong din nila ito upang mas mapabilis pa ang pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Handa naman ang mga namanggit na ahensya sa pagkakaroon ng iisang datos. Nagkipag-ugnayan na rin ang DFA sa DMW para ma-turn over na at mapaganda pa ang datos ng kalagayan ng mga OFW. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dito na tayo sa ating 6:55 na ba? Tama ba? Oo, 5 minutes. Meron pa tayo namang 5 minuto. Advance daw yan. O sige, punta na natin itong issue hinggil sa nakawan umano sa NAIA. Sabi ni Lorenza Molina, nakakahiya kayo pag ganyan walang turista ang pupunta dito. Matatakot. Sabi ni Oo nga, Lorenza. Actually, di ba? Ang airport, ang unang unang territory ng Pilipinas no, na maaapakan ng mga turista, kaya talagang dapat... Yan ang pang-welcome eh. Oo, dapat talaga maganda ang maging experience nila dyan. So sana maimbisigahan ng husto. Ito naman, nakakalungkot, no, yung nasawi sa hazing. Sabi ni Tomas... Ulit-ulit na lang? Oo, sabi ni Tomas Bulate, no? Ang sabi niya, yung talagang pangalan niya, di ba? Pero okay lang, di ba? Be proud of your name. Right. Duwag at hindi makatayo sa sariling paa ang sumasali sa frat. Opinion ko lang yan. O opinion ko lang. Opinion niya yun. Yan. Ang dami nating mga kauserong Pinoy po na nag-post ng kanilang comments at opinion sa ating live newscast, lalo na tungkol sa pagpapaigting sa anti-hazing law sa bansa. Alam mo, doon sa share ko lang, doon sa university na pinagalingan ko, di ba? Napakaraming kasing frat dyan eh. Napakaraming frat dyan, mga sikat pa nga yung mga frat. In fairness, marami namang mababait, no? Marami tayong naging kaibigan din na mula sa fraternity. Pero yun nga sana, parang pwede na magkaroon naman ng brotherhood na wala namang pisikalan. I think that's very possible. So sana talaga tanggalin ako. Parang may, sa history yata ng UP, meron dyan, 1954, yung unang victim yata ng hazing. Parang nabasa ko lang. Yung unang namatay, si parang kung doon nagkakamali, ah. 1954 yata. Pero alam ko hanggang ngayon, although ngayon talagang marami na yung nabawas kumpara dati, marami na yung nabawas, pero may nag-i-exist pa rin. Kaya talaga sana mawala na po lahat yan. Sige. Go, sa'yo ba yan? Nabapasa namin ang lahat ng iyan, ng inyong mga comments. Salamat po sa pagsubaybay at pagpapahayag po ng inyong mga komentaryo at opinion. Ikaw na yan. Kaya naman, ilan sa mga nakita natin ng mga kausaserong Pinoy, shout out po sa inyo. Gaya po ni John Delso, Thomas Ocampo, at si Tomas Bulate. Ay, yung nag-comment kanina, first time niya. Salamat po, Tomas, ha? Salamat. Kay Alvin Deliso rin, happy viewing po. Kay Adelaida Dumaraos at kay Damien Ramses. Maraming salamat. At narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, 119:77, na nagsasabi, "Dumating nawa sa akin ng iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautusan mo'y aking kaaliwan." Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko
ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.